Ha? Wow. Ba't ka nagkasakit? Iwa po lang yung tumulat. Di pa ang tamina message ni Kuya Jason. Kaya ka nagkasakit. Hello, hello, hello mga langga, mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Ngayon magbibigay lang tayo ng latest update at syempre ng sarili nating opinion batay lamang o base sa ating napapanood dito kasi sa vlog ni Kalinga Prab kung saan nga binisita niya muli itong si Ate Mylene at yung pamilya niya dito. Nadatnan nga ni Kalinga Prab itong si Ate Mylene na nagsasapay at ayaw nga dito kay Ate Mylene ay 2 linggo na daw siya na hindi nagtitinda dahil nga ay nagkasakit niya itong si Ate Mylene. Mylene, gaya nga nang sabi niya noon dito nga kay Kalingap Bobby TV 143 nung dumalaw nga itong si Kalingap Bobby sa bahay nila na may sakit nga itong si Ate Mylene ng dahil nga daw dito sa ngipin niya na namaga. Dito makikita natin kung gaano talaga kamahal si Ate Mylene ng kanyang mga supporters kasi nga meron na naman na box o karto naman na grocery na pinadala nga dito kay Ate Mylene. Kaya ito mga langga, panoorin natin. 2 linggo po nagkasakit. Ha? Wow. Ka nagkasakit? Iwa po lang yung tumula. Di pa ang tamina message ni Kuya Jason. Kaya ka nagkasakit? Kuya Jason, ala ka. Hindi pinapalalanan ko kumain. Ba't naman magkangipin mo? Di ka nagpaano? Iwa po sa ngipin. Di mo pa napabunot? Di ba nga po ito yung sayo ko po sa inyo papabunot? Di mo pa napabunot? Hindi po. Nasa lang ngipin mo. Nandiyan. Yung ginagamit at pusakit daw yung ano. Ang daming damit na Ate Mylene. Pero di niya tumagawang itapo. Ang dami siyang damit. Ganun niya. Sinong mo? Ay, hello! Ang dami. Grabe. 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 300. Parang kasal yun ah. Hindi pa ko nakakain. Magta ba ito? Magano? Hindi pa ko nakakain ng ayos. Hindi ka nakakain? Pabunod ka na. Ay. Ay. Grabe ba talaga siya natin? Ang dami mga talaga Ate Mylene. Ate, sa inyo pa yun? Di ba? Ay, pag-uusap na sila. Pagkakaintindihan sila. Ay, ibig sabihin na Ate Mylene. Anong sabi? Gugutom na daw sila. Gutom na. Yay! 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 Dali! Napakadok. Naku, yari na naman ang mga ngipin nyo. Ay, ang galing ni Macy, oh, lakas! Dami! Ay, grabe! May mga towel pa! Dami na po! Ni Macy, oh! Ang galing ni Macy! Ate Mylene, dagdag sa collection mo, oh, towel. Nagko-collect po si Ate Mylene ng ano, towel para sa inyong kalaman po. May iba't ibang kulay niya, makukompleto niya ang kulay ng towel. Uy, ang galing! Kompleto na yung rainbow color. Ang cute ni Chris, grabe. Mga kalibrothers. Tama. Kailangan linis ng banyo Ate Mylene. Sipag mo na Ate Mylene. Ate Mylene, anong nanta niyo sa ano? Nung... Ay, mga rakyo. Ha? Ay, grabe talaga. Nagpamirienda pa. Nagpamirienda ba na talaga? Ba, sino gusto ko yung babi ako? Okis mo nga, okis. Oh, ay! Sinabi ko yung babi. Ayaw ka yung babi kasi pausin ko yung babi. So ayun na mga langga na panood natin at nakita natin kung gaano nga talaga kasipag itong si Ate Mylene. Kahit na 2 linggo siya na hindi nakapaglako ng kanyang paninda, gawa na rin na may sakit nga itong si Ate Mylene at kasi nga namamaga yung ngipin niya na hindi pa daw nabunot. At dito ay sinabihan siya ni Kalinga Prab na ipabunot niya na at sasamahan siya siguro nila Kalinga Prab. At dito ay sinabi ni Ate Mylene din at pinakita niya yung mga bago niyang alagang manok ay para daw sa kanyang pang negosyo kasi naman pag marami na yung mga manok ni Ate Mylene ay pwede niya yung itinda at yung mga itlog ay pwede niya rin yung itinda. At dito rin ay nasabi ni Ate Mylene na
nagpabinyag na nga siya dito kay Mark da at saka da, kay Lain Lloyd. Kasi nga ay noon talaga balak ni Ate Mylene na 24 talaga magpabinyag. Pero nga sabi nga nila Kalinga Prab ay hindi sila makakarating kasi nga busy sila. Kasi alam mo naman na Pasko marami silang pupuntahan. Kaya naman yung ginawa ni Ate Mylene ay ginawa niya mas maaga yung binyag nila Mark at In Lloyd. At dito nga ay sinabi ni Ate Mylene na wala daw mga vloggers o Kalinga pa partners yung pumunta sa binyag ng mga anak niya kasi nga nag-message naman daw siya dito kay Kalingap Edo. Pero ngayon nga, ayon nga kay Edo, eh, napakarami talaga ng message na pumapasok sa kanila. Kaya naman ay hindi niya mabasa lahat-lahat. Pero okay lang yun, Ate Mylene. At least nga ay natuloy yung pagbinyag sa iyong mga anak. Kahit na malalaki na, ay nabinyagan mo sa wakas, diba? At saka, sabi nga ni Ate Mylene dito, eh, napakarami daw ng bisita. 300 na tao daw yung mga bisita ni Ate Mylene. Kita mo yun, nagulat nga si Kalinga Prab na bakit napakarami ng mga bisita ni Ate Mylene. Isa kasal nga daw, 100 na mga tao lang daw yung pwede nga makadalo. Pero dito nga kay Ate Mylene ay napakarami. Siyempre naman ay napakasikat ni Ate Mylene at yung mga anak niya. Sobrang sikat na talaga kahit sino ay kilala. At siyempre akala ng mga bisita ni Ate Mylene siguro doon ay pupunta yung mga Kalinga partners vloggers, si Kuya Val at si Kalinga Prab. At siyempre, gusto rin siguro nila na makita itong sila Kalinga Prab at sila Kuya Val at yung mga Kalinga partners. Kaya naman ay napakarami daw kahit nasa sala daw nila sa kusina at hanggang doon pa sa labasan daw ay punong-puno ng tao. At least nga Ate Mylene, kahit nawala yung mga Kalinga partners dyan, sila Kuya Val at si Kalinga Prab, kahit nawala sila dyan ay natuloy pa rin yung pagbinyag ng iyong mga anak. At napakarami ng tao na sumusuporta at nagmamahal sa'yo. Biruin mo yun, napakarami ng tao, 300 na tao yung bisita nyo. Klay mo, napakarami talaga dito natin makikita na maraming nagmamahal at sumusuporta sa'yo, Ate Mylene. Yun lang ang isa, ibig sabihin no, na maraming mga bisita yung dumalo sa'yo kahit siguro hindi nyo na kinumbida ay pumunta sila. Kasi nga, ito lang talaga nila na makiisa din sa inyong kasiyahan, lalong-lalo na dito nga sa nabinyagan na yung mga anak mo. Dito ay nakita natin na meron box na naman sila, Ate Mylene, na galing nga sa isang sponsors na napakarami na naman na mga grocery, mga chocolate, at yung mga palaman nga na mga Nutella. Alam nyo, mahal yung Nutella na yan. Napakasarap na Nutella yan na palaman sa tinapay, diba? Ito makikita natin na walang hinto yung pagdating ng mga blessings ni Ate Mylene. Hindi lang niya alam, may dumarating pala na mga balikbayan box para sa kanila. Dito lang, isa lang yung ibig sabihin dito ay deserve ni Ate Mylene kung ano man yung mga blessings na dumating sa kanya. At nakakahanga nga talaga yung mga ginagawa ni Ate Mylene. Dito nga ay nagbibinta pa daw siya ng mga longganisa at hotdog kahit na hindi nagtitinda si Ate Mylene ng gulay ngayon kasi nga meron siyang sakit. Pero gumagawa talaga siya ng paraan kung paano kumita ng pera. Kaya nakakahanga dito si Ate Mylene. Kahit sino ay humahanga sa taglay na talino at sipag ni Ate Mylene, kahit nga si Kalinga Prab ay hangang-hanga dito kay Ate Mylene. Hindi lang masipag, si Ate Mylene ay napakalinis pa da sa bahay. At dito ay yung talaga yung pinaka-importante kung bakit dubling kawin itong si Ate Mylene ay gusto niya talaga na makapagtapos ng pag-aaral yung kanyang mga anak. At kaya naman ay walang hinto si Ate Mylene sa kanyang pagtatrabaho. At sana nga Ate Mylene ay gumaling na yung ngipin mo. At dito nga si Chris ay masakit din na hika, sana ay gumaling na rin itong si Chris kay para naman ay makapagtrabaho ka, Ate Mylene, para madagdaga naman yung income mo. At dito maraming salamat din kay Kalinga Prab kasi nga ay tuwing pumupunta talaga si Kalinga Prab ay binibigyan niya talaga ng kunting tulong, lalong-lalo na sa financial na pangangailangan ni Ate Mylene, pangdagdag niya sa kanyang
puhunan sa pagtitinda ng mga gulay. Kaya Ate Maylin, yung masasabi ko sa iyo, go lang ng go, huwag mawala ng pag-asa. Alam ko na masipag kang tao para sa iyong pamilya, gagawin mo yung lahat. Wala kang hinto, kahit na may sakit ka ay gusto mo pa rin na magtrabaho kasi ayaw mong umasa sa mga taong nagbibigay sa iyo, kahit na napakaraming mga taong nagbibigay sa iyo ng financial pero hindi ka umaasa sa kanila, bagkus talaga ay nagsisika para mas lalo pang lumago yung hanap buhay mo, at para naman ay may panggastos kayo sa pang-araw-araw na pangangailangan mo. Kaya hanga ako sa iyo, Ate Maylin, lalong-lalo na dito yung mga bata mo, kasi nga ayaw nga doon nga kay Kalinga Bobby TV 143, nung nakaraan daw ay nakita niya nga itong si Joker at si May na nagtitinda daw ng sitaw dito. Yung makikita natin na napakaganda ng pagpapalaki ni Ate Maylin sa kanyang mga anak. Hindi niya tinuturuan ng hindi maganda. Dito ay tinuturuan niya talaga na maging magalang, maging mabait. At dito ay nakakahanga din mga nga, at dito ay napahanga lalo si Kalinga Prab, kasi nga kahit na maraming mga damit na dumating kay Ate Maylin, pero yung damit niya na may butas na ay hindi niya pa rin talaga tinatapon. Isa lang yung ibig sabihin noon, na hindi sinasayang ni Ate Maylin yung mga gamit na pinapadala sa kanya, kasi nga ayon ni kay Ate Maylin ay kahit anong pinapadala sa kanya ng mga sponsor sa kanya ay inaalagaan niya talaga niyan, at hindi niya tinatapon o hindi niya binaliwala. Lahat talaga ay inaalagaan niya at pinapahalaga niya. Kaya kung ano mga blessings yung dumarating sa iyo, Ate Maylin, deserve mo yan, kasi nga ay napakasipag mong tao at napakaulira mong inap sa iyong mga anak. Kaya go lang, Ate Maylin, sana gumaling ka na, at lalo na dito sa kay Chris, at more power sa inyong mga anak mo na sana makapagtapos ng pag-aaral dito kay Kalinga Prab, kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna, at sa mga Kalinga partners na walang sawang tumutulong dito kay Ate Maylin, at sa iba pang mga nangangailangan ng tulong. More power, more blessings to come, and Jesus love us. We'll be right back.